Stack, Narajator, at BRD Narajator. Angas mo naman, Hera. Alright, what's up mga kapwa? Isang mabilisan tayo. Mabilisan na naman. Kakabit natin to kay Hera. Nabili natin to kay Boss Rowan sa mababang halaga lamang. So maraming salamat po Boss Rowan sa malupitan natin discount. At kakabit natin to kay Hera ng walang ano-ano. Kukumpare din natin yung laman niya ng volume, yung laman ng coolant niya kung gano'ng karami kumpara sa stock. So kakabit na natin. Let's go. Yung, drain muna natin yung nasa reservoir natin. Oh, walang homo. Yung muntik na matapon eh. Matalong pa ako eh. Okay. Drain na rin natin ang kulan sa baba. Tatalsigan, hindi pala tatalsig. Malayo ang silandog. Para lang tayo nag-change oil dyan mga kapwa. Tanggalin mo yung takip. Ah, ano mo? Lakas ang silandog eh. Parang umiihi lang. You know. Para lang din tayo nag-change oil mga kapwa. Yan. Tamang kalag lang tayo. Ang sinakpan. Yung busina. Mga kapwa, huwag nyo kakalimutan tanggalin yan kasi ililipat nyo rin yung pan pag magpapalit kayo ng radiator. Ito na po. Liga. Yan, sa taas. Tama dito sa ano, sa taas. Mata. Yung, swabe lang. Itik bidang. Yun ang ating radiator. May lamang pa. Kalinan natin yung fan. Tapos susukatin natin yung level ng coolant nito at nung BRD. So basically mga kapwa, mas makapal yung pinakang radiator natin. Mas matatransfer yung heat galing dito sa radiator, papunta sa hangin. Mas marami magta-transfer ng init galing sa coolant, papunta sa radiator, papunta sa hangin. Swabe, oh! Ang rapan, ang rapan. Ito na mga kapwa, side by side muna tayo ng comparison ng stock na radiator at BRD na radiator. Kung makikita nyo sa harap, almost the same lang sila. Pati sa likod, almost the same lang din. Makikita mo lang yung kaibahan nila pag pinagilid mo na. Kita ba dyan? Kita yung kapal? So, kitang-kita nyo yung kapal, mga kapwa, napakakapal nito kumpara dito sa stock. So, mas maganda ang cooling capacity nito kumpara dito. Mas mabilis niya matatransfer yung heat galing sa coolant natin, papunta dito sa radiator, papunta sa hangin. So, yung init ng makina natin, hindi sosobra. Hindi masyadong magtatrabaho yung fan mo kasi nata-transfer na kagad nito yung init. Hindi katulad na itong stock. Stock is good o stock is enough mga kapwa. Enough na naman yung stock pero kung gusto natin ng ganito, lalong-lalo sa mga performance parts, sa mga kumakarera at lalo na sa panahon ngayon, sobrang init, magagamit natin ang magandang cooling capacity nito. Ayan. Tingnan natin ang tibay over time. Gagamitin ko siya sa mga may init na kondisyon, pang daily natin. Siyempre, araw-araw ko naman gamit si Hera. And syempre, tetesting natin sa mga walwalan kung tatagal. Let's go. Alright, pupunoy natin ng distilled water to mga kapwa. Times distilled. Two. Sige. Punoy natin siya. Landa-landa dito para... Hop! Yeah. Bababa pa yan. Nakita nyo, awas. Galaw-galawin pa natin siya. May mga... Bubbles. So, punong-puno na siya. Isalin ngayon natin to sa lalagyan na mayroong panukat kung ganong karami yung level. Salin natin. Busin natin yung laman niya. Kumpara natin dun sa BRD. Tak natin. Tinataktak natin. Pakita mo dyan. Tinataktak. Taktak mo. Wala na. Taktak. Ubus na. Ayan. Kitang-kita nyo. Mga 440. Ah, may putal pa. Baka may tanda. Yeah, mga 440 ml kasi ito 500 to eh. Eh wala pa naman sa kalahati nung kalahati kaya 440 ml lang.
Mga 440 ml something. Oh. Round up na natin sa 450 ml kasi baka may mga tinga-tinga pa to. Yung mga hose pa. Yung mga stock natin ay 440 o 450 ml. Testingin ngayon natin yung BRD. Alright, salina na natin. Yeah. Oopsie. Puno na. Konting taktak lang din. Tulad yung ginawa natin kanina. Tagilid-tagilid lang natin. At wala nang bubbles. Ayun, meron pang bubbles. Not sure, pero siguro 95% wala nang bubbles to. Kaya patagasin na natin. Na radiator. Kita ba? Ayan na, side na. Side na. Side na po. Ang ating radiator. Sukat. 400. Dito dyan sa maganda. Sukat. Yun. Hindi nga lang pantay. Patong natin sa level dito. 400. Parehas lang halos. Pero mas marami ng konting-konti yung stock. So assume natin na almost the same lang sila. Almost the same ha. Almost the same. Ang galing oh. Pero, kung makikita nyo mga kapwa, parehas lang sila almost ng volume ng coolant. Dito lang talaga sila nagkaiba sa kapal. Ngayon, sabi ko sa inyo, bakit ba ito mas makapal? Pakita natin dito malapitan dyan. Yan, nakita nyo na kung bakit siya mas makapal. Kasi, dalawa yung pinakang rows niya. Ayan o, double row yung pinakang dinadaanan ng coolant natin. Dito, ayan o, yung guhit na yan, doble. Kumpara sa stock na... Yan. Yan, kumpara sa stock na single, nabaliktad. Yun. Yan, single yung stock natin pero mahahaba siya, malalapad. Pero ito ay doble. Doble yung BRD natin. So kahit almost same lang sila ng level ng coolant, pag dumaan siya dyan, mas mabilis matatanggal yung init galing sa coolant natin papunta sa hangin. Kasi ang purpose talaga ng radiator natin is syempre, yung init galing sa coolant, o simulan natin sa makina, galing sa makina, pupunta ngayon ng coolant, dadaloy sa mga tubo-tubo natin ng cooling system, pupunta sa radiator, dadaan dito sa mga cooling fins, dito sa nakikita nyo yung mga guhit-guhit na yan, dito dadaan. Maraming ganon, mas maraming dinadaanan yung coolant, mas mabilis na matatransfer yung init galing sa coolant papunta ng hangin. Sinasabi natin na natural na air, yung hangin sa labas, kaya yung init, mas mabilis mawawala galing sa makina, papunta ng coolant, papunta ng radiator. Hindi gaanong sobrang init ng makina natin. So, yun ang trabaho ng radiator natin. Tuunan pa rin natin ng pansin, eh, eto. Eto pa rin, kung gaanong karami yung cooling fins, at kung gaano pa rin kabilis mawawala yung init galing sa coolant. So, dito dadaan yung mga coolant natin, itatransfer niya sa, itatransfer niya sa hangin sa labas para mawala dun sa coolant, para mag-recirculate ulit, para mapalamig yung makina natin. So, magiging problema natin ito. Kung makikita nyo, yung fan natin, sakto dito. Ayan. Pantay siyang ganan. Diba? Pantay. Dito sa BRD, lumayo yung fan natin. Diba? Lumayo siya. Kaya, ang gagawin natin, babaloktutin natin yan ng bahagya para lumapit-lapit. Try natin. Alright. So, nagawa namin ng paraan ni Iceworks. Nilagyan lang namin dito ng washer. Pang ano to, may rubber to sa gitna mga kapwa. Pang pairings yan, pang likod. Pang likod na pairings ng radar card. Nakuha namin doon. May bakal pa yan sa gitna. Kaya goods na goods, ayan. Yan lang naman ang gagawin yung mod para maikabit nyo. Para makabit nyo yung fan natin dyan. So, yan lang. Hindi pa, teka, ito pa. Itong round na to. Alright, hindi na natin siya ipa-flush mga kapwa. Okay na yan yung coolant. Kasi pag pinlash pa natin yan gamit ang distilled na water din, mas dadami lang yung halo ng distilled tsaka yung coolant. Kaya recta coolant na lang din natin yan. Takpan na natin itong drain. Ayan, and bago pa naman, bata pa naman yan. Papaltan pa rin naman natin yan mga kapwa ng tubo na mas maganda. Soon. Nakalimutan ko lang bumili kaya ayun, saka na lang natin ipa-flush. Flush mob. Tapos ang pang-flush din natin, coolant din. Okay lang.
So, yung coolant nga palang gamit natin ngayon, mga kapwa, ito, Extreme 1 pa rin. Ayan, Extreme 1 na coolant. Dagdagan pa natin. Hop, yeah. Ayan. Tama dyan, puno. Pakita mo. Alright, so puno yan. Ang gagawin natin ay paandarin natin yung motor para umikot yung mga coolant. Para yung mga, ayun, ito yung bumubula-bula pa. Para yung mga lugar na wala pang coolant, ay malagyan ulit ng coolant. Video dyan, tuloy mo na yung video. Buwasan. Dagdagin ang coolant. Kaya ang coolant natin dyan, dito naman tayo sa reservoir. Bago natin lagyan yung reservoir, tatakpan muna natin. Tangkap natin, BRD din. Ulam na ulam yan. Pogi oh. BRD. Sakto, 1 litro. Alright, yun. Habang kumakain kami, nabuhay na yung blower sa wakas. Tagal bago gumana. Ayan ang purpose ng blower natin. Kapag uminit na siya ng sobra-sobra, saka lang siya nabubuhay. Pero ang tagal na, kain kami kanina pa, ngayon lang nabubuhay. Good. Kampogi ng BRT oh. Mamaya kabit natin yung bearing para mas maganda. Pero ngayon, working na siya oh. Solid. Ibig sabihin, na-handle na ito yung init. Ayan, namatay na ulit o. Oh. Ang bilis mawala yung init, di ba? Ayan, namatay na ulit siya. Diba? Kasi nga, mabilis mag-transfer ito ng init kasi nga, mas marami siyang pins o cooling pin. Minuto lang. Nung pinakang radiator natin, mas marami siyang mga pin. Mas mabilis niya naaalis yung init sa radiator natin. Live na live yan, katutunog lang kanina, ngayon patay na agad ulit. Alright! Alright, so yun, sa mabilisan mga kapwa, abutan na kami ng ulan. Napakaganda ng BRD, sobra. Yan, nakakabit na kay Hera yung ating pinakabagong BRD. Napakaganda. Sobrang amas, tsaka ang lupit ng cooling capacity. Binalwal ko na yan mga kapwa, ang bilis niya lumamig. Mabilis mamatay yung fan natin. Kapag nabuhay na yung fan, mabilis siya mamatay. Tsaka binalwal ko na yan. All goods, masasabi ko. All goods na all goods, maganda yung cooling capacity niya at saka napakaganda ng looks. Mas maganda to kapag tanggal yung fairings kasi makikita nyo to. Ayan o, yan takip na yan ng BRD. Makikita nyo yan. Ayan, si Hera. Okay, shoutout muna kay paring J2. Ayan, nagtutumesting kami ngayon. Ayan, mga kapo, napakamas naman talaga ng BRD. Grabe yun, BRD. Naka-tiyasika pa na swing, tapos naka-insalaya na pipe. Sobrang solid! Pogi na ni Hera. Ayan, ang BRD. So, mag-PM lang kayo mga kapwa sa ating kapwa, helmets and moto gears na page. Kung gusto nyo mag-avail yan, nationwide, nag-ship tayo nyan. Pati yan, syempre, ang insalaya, yan, TRC na swing. At marami pang iba. Ito, kay Victoria, meron din. Tol, patingin nga na, tol. Okay, ganun ka lang. Ayan, yan, nakikita nyo yung shifter niya yan at saka swing na may negative 1 at plus 2. Available din yan. So, maraming salamat ulit, Boss Rowan, na makahangin dito. Yun, so maraming salamat sa support mo, solid kapwa. Sa muli, tamang practice lang muna dito si J2. Shoutout kay Franklin. J2, tamang practice lang dito.
Alright, wait lang. Alright, so bukas, balta natin to ng 32mm. 30mm to mga kapwa, 30mm. Malalaman mabukas. Angas mo naman, Hera. Grabe yun, may pa-rainbow pa.